Nasa kabilang linya na natin si Arya Leia. Ihahatid sa atin ng balita, no? Ang Toda sa Gimba nabigyan ng ayudang AIX mula sa DSWD ngayong araw sa pamamagitan niya ni Senator Amy Marcos sa Barangay Cavite. Dito yan sa bayan ng Gimba. Arya Leia, iditali mo yan. Pasok. Magandang panangali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalong na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Nabigyan ang nasa 1,000 beneficiaryo ang TODA o ang Tricycle Operators and Drivers Association dito sa Gimba ni Senator Amy Marcos ng 3,000 piso bawat beneficiaryo sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development Office. Ito ay ang Assistance to Individual and Crisis Situation Batch 1. Mula sa 74 na grupo ng TODA mula dito sa bayan ng Gimba, ipinamahagi ito ngayong araw ng Miyerkules, ika-13 nitong buwan ng Marso, taong kasalukuyan, na ginanap sa Cavite Gym ng Barangay Cavite. Kasama ni Senator Amy Marcos si Municipal Mayor Doc Lito Galapon at ang DSWD Region 3 sa pamamahagi. Nasa 13 beneficiaryo, lamang kada TODA ang tatanggap para sa batch 1 na napili ng bawat panguluhan. Layunin ni Senator Amy na matulungan ang kanyang mga kababayan sa iba't ibang sektor sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance na ito o AIX mula sa DSWD. Samantala, isa na rito si Lolo Francisco Alcantara, 55 years old, residente ng Barangay Sinulatan ng Gimba, Nueva Ecija, na tanging pamamasada lang ang ikinabubuhay nito noon hanggang ngayon. At ito daw ang kauna-unahang ayuda na matatanggap niya mula sa TODA. Naging pasasalamat niya dahil may pambili na siya ng bigas at ilang panggamit sa bahay. Samantala, ayon naman kay Sir Eric Cablayan, ang overall president ng TODA dito sa bayan ng Gimba, kasamang Army at kasamang GIA, napag-usapan nilang mga opisyalis at miyembro ng TODA na ang tatanggaping ayuda ngayong araw ay mapupunta sa beneficiary ang 2,000 piso at ang 1,000 piso ay mapupunta sa kanilang asosasyon. Ito ay magkakahalaga ng 13,000 pesos mula sa 30 katao na nakatanggap. Layunin ni Sir Eric Cablayan na ipunin o ipondo ang nasabing halaga para ito ay kanilang paghati-hatiin para sa mga hindi nakatanggap na miyembro. 1,000 piso, 1,000 beneficiaryo ang nasa listahan na isinumuti do umano. Ngunit 987 lang ang mabibigyan ngayong araw sa dahilang may hindi nakakompleto ng requirements at yung iba ay hindi matawagan. Naging mahigpit di umano ang DSWD sa pag-revisa ng mga requirements dagdag na niya. Pambili ng bigas ang mga pangunahing sagot ng mga natanong natin kaninang namamasadang bicycle driver at nakipasasalamat din ni Brother Johnson Claro, ang pangulo ng TODA Pure Gold Ataw, dahil kahit papaano ay napansin sila o naisama sila sa AIX ni Senator Maria Imelda Josepa Amy Marcos. Ito ang inyong Arya Leia para sa Balitang Lokal ng Radyo Nating Gimba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Leia. Tumatakbo ka ba nung nasa Cavite ka? Opo. Makaldag yung... Kasi tumatakbo din yung video mo. Makaldag yung ano, yung... Grabe. Hindi ko magamit ng tripod. Meron siyang tripod kanina. Naka-tripod! Oh. Hindi, pag hawak mo yung tripod, minsan hindi siya ano. Nahilo ako eh. Anyway. Sige, actually, hindi naman yun yung issue. Hindi ko lang tagalan yung ano, panonood. Ayusin na lang natin, ma'am. Paano yung ano, paano yung sa binabanggit mo? Ilang TODA, bale, yung nag-participate? 1,000 kasamang D, kaya lang ang mabibigyan lang ay 987. Hindi, yung mga munang TODA, sa bawat TODA merong taglalabing tatlo ba, ganun? Kasama yung Pangulo. Yes, 13 katao lang. Kasama yung Pangulo. Okay.
So, ilang toda bali yan? 74. Kaya may total na? 1,000 lang daw po. 1,000? Mm-hmm. 1,000. Kaya 1,000 lang yung nabigyan. 1,000 lang? Hindi, 987 lang ang mabibigyan. Pero ilang doon sa listahan nila? 1,000. Isang tinitiyak naman yun ng ano eh. Ng, Ang budget is 3 million pesos para sa TODA. Uh-oh. Iba pa yung 3 million na pinamahagi dun sa mga indigents na initially ay dapat November, di ba? Yan yung 10 kada barangay na 640, tapos yung remaining ay kukunin sa iba't ibang mga sektor dito sa Gimba. Ngayon, nakausap ko rin si Kuya Eric kanina. Tumawag ako kasi kinonfirm ko. Yung 1,000 na yon, meron ng matapyas doon na ilan, parang 20 plus. 978 yata, Arya Leia. Tinawagan ko si Kuya Eric kanina. 987. 987. Parang magkaiba kayo ng figure. Baka sige, ano lang, baka nagkamali lang ng ano. Pero ang kakausap ko lang kanina kay Kuya Eric, sabi niya 978. Pero posibleng nalito lang din siya, baka nga 987. May mga natanggal na bago pa man magsimula yung dahil, payout. Dahil may issue nga, may problema sa mga pangalan. Kasi parang isa lang yung mali sa spelling. O sa ano, hindi na talaga tatanggapin. So, merong mga ganon. Tapos, kanina, nung tinawagan ko siya nga, marami pa daw na alis. Kaya nga kailangan din natin... Doon sa 987 o 978, marami pang ano. Parang, marami. Daan daw yung talagang natanggal. Oh. Parang kung titingnan daw niya, habang chinecheck niya kanina, parang siguro mga 600 plus lang daw yung totoong yung mabibigyan. Hindi may second na yun. Kaya nga sabi niya, sana meron second batch. Kasi nga meron nga. Kasi sabi ko... Kasi nakapangalan na sa kanila yun eh. Oo, at saka... Saka nangyari na yun. Saka ano, yun nga kaysa na Turtle, Tolentino. Oo, nangyari na yun. Inagkaroon ng second batch na pangamahagi. Yun nga lang, syempre, hindi rin ma-identify kung kailan. At kako... Mayinang magkaroon ng follow-up news tungkol doon para malaman natin. At saka DSWD naman yung ano dyan eh. Kasi Ike siya ng DSWD. Yes. Makipag-unayan ka ako sa... Sinasakyan ng mga politiko. Diba? Yun ang totoo doon. Ngayon, hindi naman yan pera ni Amy. Pera yan ang programa ng DSWD. Kanya lang, dahil siguro may mga usapan at naging practice na yung... pondo sa programa ng AIX ay isasabay doon sa mga pagbisita ng mga politiko. So, ganun. Kaya nandun na yung mga pangalan. Pero kasama ginabanggit naman kanina ni Senator Amy Marcos na yung pondo talaga galing sa DSWD. Kasi nung inahanap na si Ma'am Lala, nabasa, sabi niya, o nasaan si Ma'am Lala nabasa ng ganito? Sabi niya, tip-sip pa mo sa DSWD. Sabi, sumip-sip pa tayo kasi sa kanila nang gagaling yung pondo. Lagi na naman. Actually, sila yung sumisip-sip. Lagi nang sinasabi. Parang may... kaya pasalamatan din ang DSWD talaga sa totoo. Sila, sa kanilang budget. Siyempre, ang nag-approve naman kasi noon, yung Senate, saka yung Congress, at saka si ano, yun yung, kumbaga hindi naging magandang practice dyan sa ano sa, ng mga politiko Dati hindi naman ganyan No? Tinatawag nga yan, patronage politics. Maganda sana kung nagiging daan din yan para totoong makita kung ano yung sitwasyon ng mga TODA, hindi lang pati ng mga masasaka. Kung sila'y bumababa, nakikita nila real situation. Para sa... Yung pamimigay. Hindi na natin, photo op. Kasi ceremonial lang yung nagiging pamimigay kanina, she was there, nag-message, nag-photo, tapos namigay sa 10 kataon. Indigent. Nakapila. Identified na yon. Kasama pati yung mga kapitan. Meron ng ano yun. Scripted na yun. Yung sampo na yon pipila. Pero hindi pa nila talaga makukuha yung 3,000.
pag labas dun sa pila, bawi si DSWD. Kasi meron pang pipirmahan at meron kasi pang pipirmahan pa. Meron pang forms na kailangan ni fill out. Kasi yun yung ano, doon nagkakaroon ng problema kasi na yung merong GIS yata, yung general intake sheet na sinasabi na pagka merong pagkakamali doon ay goodbye yeah, 3,000. Iaayos pa nila yun. Oo, eh, pero effort mo, punta ka doon, nag-antay ka, tapos nag-gasos ka tapos ng gasolina, etc. Tapos uuwi kang luhaan. Tapos hindi mo pa alam kung kailan mo makukuha ulit. At magkakaroon ng second batch. Pakipaliwanag nga, Lea, yung ano, yung bakit dapat 3,000 yun sa isang beneficiaries? Bakit tatanggalin nyo, tatanggalin ng ano ng federasyon o ng TODA yung isa at ano gagawin? Ayun ang nilinaw natin kanina kay Sir Erica Blayan kung bakit tatanggalin yung isang libo. Ang sabi niya naman na pag-usapan daw nila na ipapasok sa federasyon yung isang libo and then di ba 13 katao so 13,000 yun ang mabubuo ngayon, paghahati-hatiin daw nila para ibigay naman doon sa hindi nakatanggap po yung araw. So, hindi nakatanggap po yung araw na pumila doon? Hindi. Yung mga talagang hindi kasama sa isa. Yung mga hindi naisama. Yung mga hindi naisama. Parang, kumbaga, panggas. So, kung 13,000 yun, kada isang times 74 yun. Kada isang TODA. Pero ano, ako hindi ko ano yun ha. May magandang intention pero yun kasi yung AX na yan ay para doon sa isang beneficiary. So tama. Oo. Kaya bakit may ganung sistema? Bakit may ganung sistema na sila naman yata ang nag-decide noon. Para sa kahit pa hindi naman sa kanila galing yung pera eh, di ba? Unless i-voluntaryo ko. Ibo-voluntaryo ko ibibigay yung... Voluntaryo naman yata. Na ibibigay. Pero kung halimbawa, may gusto akong paggamitan, hindi dapat ma-obligado. Hindi obligasyon, hindi obligado. Kailangan voluntaryo. So, hindi matanggapin doon sa ano. Pabor doon sa iba, may natanong ako, pabor sa iba, yung iba naman, nagulat sila kung bakit babawasan ng 1,000 at 2,000 lang mapupunta sa kanila. So, hindi, malamang hindi nila naiintindihan. Hindi nila nakausap. Pero kasi sabi ni Kuya Eric sa akin, yun ang gagawin niya sa TODA niya. Sa TODA niya. Ngayon, hinihikayat niya yung ibang TODA para gawin yun. Kasi para meron daw sa TODA niya, kung ilan sila, 100, tas 13 lang yung mabibigyan ng 3,000. Doon sa 13 na yun, pumayag daw yung mga 3,000, tas yung remaining na 87, ipapamahagi doon, i-distribute. Kung sa 100, maliit nga lang eh, 50,100. Kaya nga eh. Talagang panggas lang. Magkakaroon kasi ng ganun, magkakaroon yun ng problema. Pero, kung talagang tama yung proseso ng pamimili mo, doon sa dapat karapat dapat nabibigyan matatanggap yun yes. ano talagang ganoon eh labing tatlo eh kaya nga dapat hilingin natin na dahil hindi pa pwede lahat kasi lahat kinakapos yes. Kasi ilan ng todo ganoon kaya dapat o hindi man ngayon mabibigyan sa susunod eh kasi ganyan nga yung sistema eh yung bibigyan ba sa susunod paano no naman sila pa rin ba o dapat kasi meron tayong mga operators talaga na may 3-5 tricycle pero hindi naman yung lahat ino-operate nung may-ari. Syempre may mga drivers din yan. Yung mga drivers na yon mabibigyan din kung merong bang susunod na mga ayuda pa. Kasi tinanong ko rin siya kanina, Kuya Eric, ako, paano mo na siguro na indigent yung mga mabibigyan ngayong araw? Sabi niya, lahat naman itong mga tricycle drivers na ito, basta TODA ay indigent, sabi niya ganyan. Pero dun sa... Ang dito, 13, ang isa sa mga sinigurado nila ay yung lehitimong membro ng TODA. May prangkisa, may lisensya, lahat hindi kasali yung ano. Hindi kasali yung
mga yung mga parang kolorum. Kolorum. Sabi ko nga, e, paano nga yun? Sa tingin mo ba, karapat-dapat din silang mabigyan? Kasi wala rin silang pera, indigent din sila, kaya hindi silang magkaroon ng prangkisa. Baka raw sa susunod ng mga batches. Yun ang sabi ni Kuya Eric. Oo. Siyempre, pagdating kasi sa pamimili, may ano yan eh, subjective talaga. Hindi talaga, although, syempre, hindi mo mapagbibigyan ng pagtitiwalaan. Oo, kailangan pagtitiwalaan mo rin kung papaano. Gaya nga sinabi ni Mayor dati, pagka sinabi ni nung kapitan ng mamili, hindi na siya makikialam. Kasi, syempre, pagtitiwalaan mo yung mga nasa baba mo at yung nasasakupan mo, kung naan papipiliin talaga nila ay yung karapat-dapat. Ganun. Kasi hindi siya magiging issue. Yes, pero lalo parang na. Parang hindi naman po yata napili ng karapat-dapat kasi kanina may napansin tayo, mayroon doon isa nakapila, operator siya ng XLT. Dalawa ang XLT niya. Kasamahan namin siya dalawa ang XLT niya. Tapos, so bakit nakapila ka dito? Pwede na ang nandito. Sabi niya, may motor daw siyang ipinapasada. Eh, mayaman yun eh. Oh, baka pangulo. Baka pangulo siya, Arya Lea. Sabi, then, bakit may kasamang mayaman? Pangulo ba siya? Kasi yung pangulo, automatic daw eh. Eh, automatic sa usapan nila. Automatic sa nakasama dun sa 13. So, parang dosing miembro. Ginawa na lang nila yung pangulo. Matik, pero... Ah, kaya nga, aik sulong doon sa kapos eh. Doon nga nagkakaroon talaga ng... Taga-samba yun, Arya Lea. Sinets. Sinets itay, Arya Lea. Ano? Sinets itay. Sino yun? Kilala mo, taga saang barangay? Kilala niya yun eh, kami. Taga? Ayaw niyang sabihin. Taga ano? Taga Cavite. Naku po. Dahil kasi sa Cavite ginawa. Kaya, presidente yan, presidente. Ano ba siya presidente ng todo doon? Kasi pagka member yan, ako. Na-interview mo ba? Member nga lang. Member? Eric! Calling. Oo, yung todo president doon. Pero kasi, malay mo, baka mamaya, hindi na nakakapasama. Kaya alamin muna natin, kasi baka mamaya yung... May driver yung tricycle. At yung tricycle driver, lang napunta. Posible rin naman na ganon. Hindi ba ganon? Baka yung... Oo. Kasi kung namamasada siya ng XLT, baka may driver na namamasukan sa kanya. Sana sa driver na mapunta, hindi na sa kanya. Eh, mali ba natin? Kasi alam niyo naman ngayon, ang... Di ba, Arya Lea, kayo, ano na kayo? Parang meron na kayong... Anong tawag mo doon? Egypt? Na pinapasada. Baka namin, hindi rin nakakapasada yung XLT nung kuya. Nakakapasada yun. Maniyak yung nakakapasada. Alamin muna natin. Oo, basta nakagrupo dyan sa ano. Sa... Baka mamaya. Sa member. Baka mamaya, swerduhan na lang din. Yun ang ano nila. Yun ang required sa kanila na dapat. May Egypt ni, pero dapat... Pipila pa rin, kasi paano yung buhay nila. Oo, tsaka ano, dadalawa yung Egypt nila, paano nila pag-aatian. Saan hindi sa kanila mapupunta doon? Ayan. Mapupunta yun. Pambayad ng utang yun. Oo, hindi, kaltas pa yung ano doon. Sige, Arya Lea, ano pa napansin mo? Meron pa ba? Marami. Aminin mo na. Ito si Arya Lea, pwedeng kumandang dati ito eh. Maraming kakilala. Nabubuki yung... Ano? Marami tayong napansin kanina. So, hindi naman lahat indigent, pero mayroong mga naiwan na indigent na bakit hindi nakasama. Meron akong mga nakita din, pero meron akong makita mga ano din, talaga yung mga senior, talaga na karapat-dapat namang makapagbigay, mabigyan. Sa susunod lang daw sila. Pero sana, kung naman yung 400 yung mga aabot sa 400 yung hindi mabigyan, matatapos dahil kasi sobrang higpit daw ng DSWD. Magdating sa mga dokumento. Sana sa magkaroon ng maibigay pa rin sa kanila sa lalong madaling panahon. Ayun. Mag-follow up na lang din sila kay Ma'am Lala, kay Ma'am Elaine Labasan. At syempre, tutulungan sila dyan ni Mayor. Yes. Joke Little. Ano bang message ni Mayor nung sa Cavite?
Yung salita ba? Wala, hindi po, hindi po gaano nag-message si Mayor. Yun lang, isa lang ang nag-introduce kay Senator Arnie Marcos. At sa huli, nung nakausap natin madalian ko, ano yung naganap doon sa OD, kasi nauna nga yung OD, sinagot lang po tayo ni Mayor na yun ay para talaga sa mga indigent, solo parents, PWD, blah, 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 ganun. Ayan, blah, blah, blah. Blah, blah. At yung dyan naman ay para sa mga toda. Toda lang, oo. Na mga indigent. Well, usually, alam mo, normally, pag dumadalaw si, ano, si Senator Amy, 1,000 lang talaga hindi sa isang bayan. Kaya nila pinaghiwalay kasi hindi naman daw, hindi daw kasya sa auditorium, kaya inilipat. Oo, inilipat si toda. Inilipat si, Kaya, kaya sa ano, sa Cavite, Toda, yung sa Toda, 1,000. Ayun target ha. Mm-hmm. Tapos doon sa, dito sa may ano, ilan naman? Target, 1,000 din. Ah, di 2,000. 2,000, oo. Oh. Abot sa 2,000 yung ano. Siya, okay, sige. Ayun, Leia, thank you.